Guys, meron akong kasama, napakagwapo. Yung wala pang krimen pero suspect na yun, no? Gwapo niyan, guys. Mark Daniel Padilla. Napakapoging bata, ang piski na yan. Sasamahan niya ako papuntang Carbon, pero stuck muna tayo. Sus! Nandito naman yung mga piniski mayayabang na mahinang nilalang. So guys, dito sa Cebu, pag gusto mo makamura ng pagkain, bili ka sa Siomay. May Siomay sa Tisa, kaso mahal yun, 7 to 8. Ito mura lang, 3 pesos. Tapos yung puso, siguro dati kasi 3, ngayon yata parang 3-10 piso na yata. So medyo nag-increase ng konti, pero kahit papaano solve pa rin, napaka-the best ng siomay. Pero ano mas masarap, siomay? Siomay. Siomay. So ayun guys, tapos na kaming kumain dalawa. Nakadali na ng siomay. Ay, siomay pala. So yun, no. Padaanin muna natin yung ano, may emergency eh. So guys, sa lahat ng ano ha, ito yung Colon Street ha. Yan yung the oldest street of the Philippines ha. Tama ba ako? Oh, yan yung pinakalumang street na ano dito sa Pilipinas. Guys, kung hustle hard ka, mas hustle hard to. Dito muna tayo, bili tayo soft drinks. So guys, tumabi muna tayo saglit bago tayo pumunta sa Carbon Market. Kasi ano, naubusan ng gasolina. Kaya nagpagasolina muna tayo. Ayun, oh, libre advertise. Wow! Baka naman, ahas! Ito lang yung ahas na hindi nanunuklaw, guys. Ayun, tignan mo to, isa. Huwag kayo maingay, guys. Yung nasa harap ko, guys. Tignan mo, criminal ito, guys. Pogi. Pogi, hype na yun. Pogi. Bago. Black beauty, oh. Tall, dark, and never mind. So, ayun guys, tapos na tayo magpagasolina. Ayan, biyahe na tayo ulit. So, first time ko ngayon na may kasama sa loob ng ilang buwan. So guys, marami nagtatanong sa akin, mga madlang people. Sinasabi na ano, na hindi ba raw ako nahihirapan sa aking sitwasyon. Sabi ko naman, ito yung sagot ko guys ha, sa lahat ng mga nagtatanong kung nahihirapan ba ako sa sitwasyon ko ngayon. Guys, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Wala nang mas kasing hirap sa na-experience ko dati. Alam ko naman, all of us, meron tayong, each one of us guys, meron tayong kanya-kanyang experience sa buhay na napakahirap. Pero yung share ko lang, 7 years ako naglaya sa amin. Naka-experience ako ng 3 araw walang kain, tubig-tubig lang. Tapos ilang buwan na, alam mo, ilang buwan na hindi ka nakatikim ng matinong pagkain. Tapos ilang buwan na kahit piso o 5 duling, wala ka sa bulsa mo. Kaya sabi ko, itong mga na-experience ko ngayon, wala ito guys. Sinasabi ko nga kumpara ko yung sitwasyon ko ngayon at sitwasyon dati. I'm super blessed right now guys. Alam niyo kung bakit? Kasi nakilala ko kayo. Yung malupitan dun eh. Oo. Bago ako naging stuntman guys sa Manila guys, nagkargador muna ako dito sa Cebu. Nagkonduktor ako ng Project 6 to Quiapo dun sa ano, Quezon City. Kaya sabi ko, eto mga na-experience ko, wala to. Bali wala. Tsaka sarili naman, di ba? Maliit na negosyo, pero at least sarili natin. Ang hirap kasi ano, ang hirap maging empleyado, di ba? Nangangamuhan ka. Pwede rin naman, paumpisa. Pero pag meron kang katapaano, mas maganda pa rin na mag-business ka. Kaya sabi ko, yung mga experiences sa buhay talaga guys, laban lang. Hindi pwedeng ano, sabi ko nga paulit-ulit, patamad-tamad ka. Di pwede yun. Kaya ako everyday guys, medyo tamad ako ngayon eh. Kasi lagi akong puyat, ilang buwan na yung tulog ko nga, umaga na. Pero kailangan pa rin natin magsipag, may baby na tayo guys eh. Tsaka hindi ko alam kung nakita niyo ulit yung baby ko, di ba? Kasi dati nag-video ako noon, nasa tiyan pa lang eh. So ngayon malaki na si baby C guys. Papakita ko sa inyo yan sa mga susunod na araw. Ay, papakita ko na sa inyo yung mga ganyang gupitan, no?
Gupit ba yan, sombrero? Hing, 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 hing. Guys, alam nyo ang pinaka-the best na nagbe-bisikleta ka? Wala, wala ang kailangan daling lisensya. Walang huli. Eh no, mga ingay, di ba? Walang huli talaga pag ano ka lang, ganito lang. So, mas okay, mas malupit. Eh no, may tugtugan na naman. I-mute ko na naman mamaya yun kasi baka mamaya ma-strike na naman tayo sa copyright ni Whitey. So, sana, wag naman. So, yun na nga yun, guys. Kaya guys, ano, wag kayong magtaka sa mga sinasabi ko na nagkargador ako sa Cebu, tapos sa Manila, sa Project 6 sa Quezon City, nagkonduktor ako. Kasi po, halo po yung pagkatao ko. May halo po akong alien. Hindi po. My goodness, ano po ako tawag nito? Ang sitwasyonan po nito sa akin kasi, halo. Kasi lumaki ako, ano, lumaki ako sa Mandaluyong, lumaki ako sa Cebu, pinanganak ako sa Pasay, tapos binanyagan ako sa Mandaluyong. So ang hirap nung ano, palipat-lipat ng tirahan. Hirap pag broken family ka, guys, tapos nanay mo lang yung ano, bumubuhay sa inyo, di ba? Alam mo naman, ngayon yung nanay ko, guys, sa hindi nakakaalam, ay sumakabilang buhay na po. Yung tatay ko ang sumakabilang bahay. Yun yung 5 years old pa lang ako, naglipat na ng bahay ang piski. Yeah, at least okay naman siya ngayon, buhay at malusog naman. So I'm happy. Happy naman ako eh. Always. So, kaya pinagsisikapan ko na mabuo yung pamilya ko. So yun, guys, kung pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasipag sa mundo at meron pa rin mga tao na nakakasilip sa kasipagan mo, punta ka ng palengke. Doon ka makakita ng mga taong hustle hard talaga. So yun, guys, pasensya na kayo. Siyempre, nasa palengke kami ng Carbon Market. Ang hirap ano, magtuloy-tuloy ng video tapos maririnig mo may mga tugtugan. Eh, alam mo naman, stricto si YouTube. Mahirap na, baka mawala yung channel natin. So guys, hindi ko alam kung anong meron sa likod natin. Ah. Pero hindi ko alam yung, alam ba nila yung social distancing. Oh, ayun guys, nakita nyo, daming tao, di ba? Kaya hindi mo alam kung totoo yung ginagawa ng gobyerno natin sa Pilipinas na kailangan masunod yung social distancing. Kasi makikita mo naman, ang harap nito, City Hall. So, hindi mo alam kung sila ba mismo tinutupad nila yung pagpapatupad nila. Kaya hindi mo na alam kung ano mga sitwasyonan dito sa Pilipinas talaga eh. Kung, di ba, kasi si COVID, totoo naman talaga. Ang problema nga lang, hindi natin alam kung gaano ka ano kalala na sobra kasi kung manghuli yung ano natin, kung manghuli yung mga nakaposisyon sa atin kala mo ay nako, nakabanas din minsan talaga kasi sila yung mga nagpapatupad tapos hindi tumutupad, so ang kukupad. Pero guys, believe ako sa ano, ibang kapulisan natin na ano, na talagang masipag at totoo sa pwesto nila. Pero hindi rin talaga mawawala sa akin na medyo dati ho yun, wala na ho, nakamove on ako. Dati kasi pinagkamalan ako ng snatcher dito sa Cebu, sa May Pier. Hinuli ako, guys, totoo po yun, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Diyos na hinuli ako. Tapos pinasok ako sa mobil, ayaw kong pumasok. Ang ginawa ng dalawang pulis, binitawan yung baril nila na mahaba, binuhat nila akong dalawa, sinalampak ako dun sa likod ng mobil. Tapos, tawag nito, pumunta kami sa station. And then, maya-maya, dinala ako dun sa yung pinangyarihan nga ng snatch. Kasi snatcher nga, nagkamala yung snatcher. Yun, buti na lang kamo, nakilala ko ng mga tao na, ay hindi po yan, iba po yun. So, dun ako nabanas na yung ibang kapulisan natin, huli lang ng huli. Para lang may masabi na nagtatrabaho sila, o, di ba? Tapos, ang ending, hindi ako. So, parang nakakabanas na, diba, yung para lang masabi na meron kang ginawa. Ang hirap ng ganun eh. Kaya masasabi mo dito sa Pilipinas, siguro hindi lang naman dito sa Pilipinas nangyayari, pero yung batas talaga, para lang talaga sa may mga kaya, mayayaman. Katulad natin mahihirap, nga. So I hope, sana naman, yung tiwala natin kay Pangulong Duterte, sana wag magbago. Kaso, sa sarili ko kasi guys, ano eh, medyo may pagbabago kasi ako talaga sa totoo lang, nakikita niyo yung video ko, baka Duterte din naman ako, pero hindi ko alam yung mga sitwasyonan ngayon. Ay, wala na akong alam, guys. Basta ang alam ko, guys, hustle hard ako. Trabaho lang tayo, ganap-ganap lang din. Nasa likod ko, dumiimik yan, guys.
Yan yung bukod tanging pipi na gwapo. Ano? Gwapo, yung mga buhok. Hop, hop. Mahirap na, machambahan tayo dito. Ay, hinihingal ako guys. So yun guys, bago matapos ang video na ito, gusto ko lang sabihin sa lahat na kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap na na-experience natin sa life, wag na wag tayong bumitiw. Tsaka lagi natin isentro si Lord sa puso natin. Kasi pag wala si Lord guys, wala lahat ng to. Diba? Hindi tayo aabot ng 2021. Eh, dahil malakas ang pananalig natin sa Panginoon Diyos guys. Blessed tayo nakarating tayo ng 2021. Malusog, humihinga, at kahit pa paano eh, nakakain tayo ng maayos sa araw-araw. So ipag-pray din natin yung mga kapatid natin na nasa lansangan lang, na pinakamalakas talaga, di ba? Yung mga nasa lansangan lang ang sakalam. Sobrang sakalam ng mga nasa lansangan. Kasi isipin mo, di ba? Nasa lansangan, pero ang lupit, hindi nagkakasakit. Di ba? Kaya yung maiisip mo minsan guys, no? Kung sino pang mayayaman yung pa yung nagkakasakit. Tapos yung mga nasa daanan ng mga kababayan natin, sobrang tibay talaga. Kumbaga, na-immune na sana sa mga bacteria. Pero I hope sana para makatotohanan na lahat at paniwalaan ng gobyerno natin, eh sana niligpit muna nila yung ating mga kapatid na nasa lansangan, na mag-iisang taon na na nasa lansangan yan sila at nandyan yung virus, pero may isa wala akong nakitang may namatay. So, ang lupit. So, sabi ko na nga, mas malupit yung balita kesa sa virus.